Ay mga B, for today's vlog, magpapaka-cooking ina na naman ang mami nyo, Mikay. Bago nga ang lahat mga B, may papakita ko sa inyo. Napaka-cute naman kasi nitong tumbler na to. Nabili ko dun sa kapwa ko online seller. Magka-deliver nga namin mga B, dumaretso kami kila pare mo, Jeff. Kasi nga si mama, may ibibigay do kay Sabrina. Ako mga B, nabili to ng mama sa TikTok. Paano ba naman trending to doors? Mas ko, meron na namang isang batang masaya for today's video. Nabigay na naman ang hili, kaya ayan, tanggal ang ligali. After nga yan mga B, ay bumili nga agad ako ng mga sangka para do sa lulutuin natin. Bicol Express nga ang lulutuin natin for today's video. Wala ko nga din sana lagyan ng sitaw mga B, kaya lang naubos na, kaya ayan, nilagyan ko na lang ng isang pirasong talong. Kung naghahanda nga tayo ng mga sangka para sa lulutuin natin mga B, nakakaloka talaga yung isang buyer ko. May katagalan na nga din tayo sa pagiging online seller mga B, kaya minsan nagagamay na natin kung paano natin i-handle yung mga stress. Mga B, madalas hindi mo talaga maiwasang hindi ma-stress. Diyos ko, minsan hindi ko alam kung anong gagawin ko. At ibang klaseng buyer na nga ang nakasalumuha natin mga B, pero meron talagang buyer na talaga namang sinusulit ang pagkahaba ng pasensya mo. Pero sa pag-online seller mga B, o kahit saan pang negosyo mga B, eh talaga namang meron at merong matitira sa iyo mga masasarap ka transaksyon na buyer. Hindi naman lahat eh sakit sa bumbuna. Kasi akong buyer mga B na talaga namang inuubos ang buho ko sa buong katawan. Bago tayo mag-chismisan mga B, mag-back to video muna tayo kasi magigisa na tayo ng sibuyas at bawang. Magigisa ka natin mga B, lalagyan din natin yan ng luya. Nakalimutan ko nga yung kamatis mga B, hayaan mo na, hindi naman papalagyan. Nga lumabas na yung aroma ng sibuyas, bawang at luya, eh ilalagay naman natin yung baboy. Lutuin nga lang natin ng konti yung baboy mga B, tsaka naman natin lalagyan ng paminta at betsin. Nasangkutya nga lang natin yan mga ilang minuto mga B, pagkatapos naman nun ay ilalagay naman natin tong alamang. Huwag kayong malilito mga B, ganito talaga ang tamang pagluluto, may kasamang chismis para naman masarap. Pag nga nagisa na natin yung alamang doon sa baboy mga B, bahala na kayo kung gaano kadami yung gusto nyong ilagay na sili. Pagkatapos naman nun, ilalagay na natin yung gata. Pag naluto na nga yung gata mga B, maglalagay naman na tayo ng tubig, tapos ito na nga. Osko, sino ba namang hindi may stress mga B, pagka-deliver mo, sasabihin, i-gigcash mamaya. Tipong nagtinda ka mga B para may panggastos ka, ang ending napunta sa kanya yung puhunan mo at saka yung tubo. Ano ba naman mga B, i-gigcash daw hanggang sa umabutan ng kinabukasan at isa pang kinabukasan, o diba, nakshota, ilang kinabukasan pa ang lilipas bago ma-i-gcash. Ang pinaka nakakaasar pa doon mga B, pag pinalo up mo ang sasabihin, eh nakalimutan daw, o diba, nakakaubos ng bubuhok sa buong katawan. Pero mga B, kung matindi yung nakalimot tapos binayaran, may mas malupit pa doon yung talagang kinalimutang bayaran yung item. Hindi naman kasi talaga maiiwasan yung mga ganyang klase ng buyer sa online o kahit sa pang negosyo yarn. Alam mga B, kung hindi natin i-call out yung mga ganong klase ng buyer, eh diba, kawawa naman yung mga online seller na naghahanap buhay para sa pamilya nila, para lang may pantustos araw-araw. Saka mga B, isipin din natin yung sitwasyon nung naghahanap buhay, kasi hindi naman porket naghahanap buhay yan, eh mapera na yan. Kasi mga B, hindi naman po pwede yung kung kailan natin gusto, tsaka lang natin sila babayaran. Ano ka, gold, charis? Point dito mga B, luto na yung Bicol Express na niluluto natin, at ayan nga, sarap na sarap na ang pare nyo, Jeff. Diba mga B, hindi nyo na napansin na nakaluto na tayo sa kakakismis ko sa inyo. Pero aminin nyo mga B, yung ganitong klase ng luto ng Bicol Express, eh talaga namang mapapa-unly rice ka. Ayun lang for today's video, bye!